Hi guys, it's me again, your friend Bricks, at welcome back na naman dito sa ating channel. So guys, sa in today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong unboxing and review ng another product from Realme, which is itong Realme 7i. So later is i-review natin yung kanyang performance, yung kanyang battery, and of course sa kanyang camera. Itatry natin sa vlogging yung kanyang camera later, guys. Kung pwedeng pwede ba pang vlog ang camera ng phone na to. Pero bago lahat yan, guys, make sure na like mo na itong video, click the subscribe button and ring the notification bell para lagi kang updated sa mga new uploads natin. So guys, tara, let's start the unboxing. So ito na yung box ng Realme 7i. So as usual, 7i lang yung nakalagay dito, at nakalagay rin dito yung Realme. Dito sa gilid is my Realme 7i. Dito naman is yung kanyang letter R na logo. Dito sa kabilang gilid is Realme 7i. And dito sa likod is yung kanyang quick specifications. Meron siyang 64 megapixel AI quad camera, 90Hz ultra smooth display, 5000 mAh battery, 18 watts quick charge, and Snapdragon 662 processor. Dito sa baba, yung color is polar blue, and 4GB RAM and 128GB internal storage yung variant na meron tayo ngayon. So ngayon, bubuksan na natin yung box ng Realme 7i. So upon opening the box, guys, is nakasulat yung "Hey, welcome to Realme family." And kapag kukunin natin to, guys, is dito na nakalagay yung mismong phone. Pero iset aside na muna natin to. Titingnan muna natin ang kanyang mini box kung ano yung mga nakalagay dito. So dito sa likod, guys, may nakasulat ulit na "Let's embrace a new journey." And dito nakalagay yung kanyang pin ejector tool. And dito sa loob, guys, is meron siyang clear case, which is good. And yung kanyang mga paperworks, yung important information guide at quick guide, and also yung resibo ng phone. So ito yung box at yung mismong phone, guys. Dito sa loob is yung kanyang 18 watts charger lang, guys, and yung kanyang cord. So nilabas ko na yung cord kasi na-charge ko na tong phone. And of course, ito yung phone, guys. So sadly speaking, guys, aside from the clear case na kasama, is wala siyang headset. So guys, ito na yung mismong phone. So i-open natin. So guys, first impression of the phone. Maganda yung kanyang design. Yung kanyang color, maganda. Yung kanyang camera placement, maganda. So yung color niya, guys, is may pagka-gradient. So dito sa taas is color blue. And dito sa baba is naging white na siya. So ang tawag nila sa ganitong kulay, guys, is polar blue. And the other one is aurora green. And yung kanyang selfie camera is naka-punch hole na rin. So on the right side of the phone is dito yung power button and volume rocker. On the left side is yung dual nano SIM card tray and memory card slot. On the top portion is yung kanyang speaker. On the bottom portion naman is yung kanyang 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and speaker. On the back portion is yung kanyang quad camera, LED flash, and fingerprint scanner. This phone runs in Android 10 based on Realme UI 1.0, and it is powered by Qualcomm Snapdragon 662. Sa variant, guys, is meron siyang 4GB RAM na may 128GB internal storage na mabibili natin sa halagang 9,990 pesos. And the other one variant naman, guys, is 8GB RAM na may 128GB internal storage na mabibili natin sa halagang 11,990 pesos. And then sa display, guys, is meron siyang 6.5 IPS LCD display with Corning Gorilla Glass protection. Sa resolution is meron siyang 720 by 1600 pixels. Napakaganda ng kanyang display, guys. Napakaliwanag at napakasoft kapag nag-i-scroll tayo sa phone dahil meron na siyang 90Hz refresh rate. Sa battery naman niya, guys, is meron siyang 5000 mAh massive battery capacity. At kahit malaki yung kanyang battery, guys, pero yung phone is manipis lang, unlike other phones na merong 5000 mAh battery, is medyo kumakapal din yung phone kahit malaki yung kanyang battery. But the phone is magaan lang, meron lang siyang 188 grams of weight.
So, hindi tayo mahirapan kapag dala-dala natin tong phone. Hindi tayo mangangawit dahil magaan lang siya. Sa speaker naman niya guys, malakas yung tunog, maganda yung sounds na kanyang napoproduce. So, sa performance of the phone naman guys, hindi tayo nakaka-experience ng mga lag effects. Napaka-soft niya guys, especially na kapag nag-i-scroll tayo sa social media, nag-play tayo ng video sa YouTube. Considering nga guys na naka 90Hz refresh rate na ang Realme 7i. So, now move on to the camera. Meron siyang 64MP primary camera, 8MP wide-angle lens, 2MP macro lens, and 2MP depth sensor. Sa features, meron siyang LED flash, HDR, panorama, and support 180p at 30fps sa kanyang video. Sa kanyang front camera naman guys, is meron siyang 16MP selfie camera. And sa features, meron siyang HDR, panorama, and support 180p at 30fps sa kanyang video. So ngayon is maglalagay ako ng mga sample shots gamit itong Realme 7i. Ngayon naman is, itry naman natin yung kanyang video quality. So, itatry natin siya sa vlogging. Kung pwedeng-pwede ba pang vlog tong phone na to. So, ngayon is, magpapalit na tayo ng camera guys. From Realme C15 to Realme 7i. Kung okay ba yung kanyang video quality. At kung pwedeng-pwede ba pang vlog tong phone na to. So, ito na yung quality ng kanyang front camera guys. Sa pag-vlog. So, ganito yung magiging itsura. Kapag nagva-vlog kayo gamit ang front camera ng Realme 7i. So, okay yung kanyang camera guys. Pwede-pwede talaga pang vlog. So, may kasama ako dito. Si Roger Paloray. Hi! So, ngayon guys, try naman natin yung kanyang back or yung kanyang rear camera sa vlogging kung ano yung magiging quality. So, ito na yung video quality ng kanyang rear camera guys. So, napakaganda ng kulay na kanyang napoproduce sa video guys. Yung mga dahon is naging green na green. Pero yung langit guys is makulimlim kaya hindi natin makita yung blue. So yung orange guys is naging orange na orange. So ito yung gusto ko na type guys na video quality kapag nag-vlog ako. Gusto ko yun talagang matingkad na kulay guys. Tulad nito ngayong Realme 7i. So matingkad yung kulay na kanyang napoproduce guys sa kanyang video. So ito na yung magiging quality guys or itsura kapag nag-vlog kayo gamit ang rear camera nitong Realme 7i. So guys, that's all for this video. And if you like this video, give this video a thumbs up. And don't forget to share, comment, at subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga new uploads natin. So guys, see you in my next video and thank you for watching. Peace out! I'm
Ah, ah, ah.